Ito na naman nga ang masarap na ulam ngayong araw na ating alutuin. Kaya naman po, samahan ninyo akong magluto ng ganaring ulam. Nako, ay napakasimple lang po nito pero pag naluto, napakasarap. At ito nga ang pakpak ng manok na alagyan natin ng coke o dibaga. Napakasimple lang ang ingredient. Yun na nga, naglagay tayo ng kaunting mantika dito sa ating kawali at ating aprito ng kaunti ang ating pakpak na manok. Aprito lang po natin yan ng ilang minuto at pagkatapos nga po ng ilang minuto na ating pinrito ay ayan ay abaligtarin na natin yung medyo kaunting prito lang. At abaligtarin natin para yung kabila naman ang maprito ng kaunti. Kaya naman yung mga mahihilig dyan sa Only Wings, nako, try nyo din itong iluto. Masarap na, makakatipid pa kayo. At ilagay na natin ang coke sa ating pakpak ng manok. At maglagay din tayo ng kaunting toyo. At syempre, hindi rin mawawala ang ating oyster sauce. At naglagay nga din pala ako ng bawang at tanla dyan para hindi nga ni malansa. At samahan na rin natin ng nor cubes at paminta para talaga namang malasang malasa ang ating pakpak ng manok. At magintaylaan tayong kumulo yan at kumati yung kanyang sauce. At pagkatapos nga ng ilang minuto, ayan, kumulo na siya. Ay nako, amoy palaang, ay talaga namang nakakagutom na. Pagkatapos nga ng ilang minuto nating pag-iintay, ay ayan na, kumati na yung kanyang sauce. Ay grabe, napakabango niya. Ay amoy palaang, ay ulam na. Ay nako, lalo na pag nakain mo na yung pakpak. Yun, at pwedeng-pwede na nga natin itong kainin, kaya ating aahunin na ito. O dibaga, pak na pak, ang pakpak ng manok, ay talaga namang makakakain na naman ako ng marami nito. Kaya naman yung mga mahihilig dyan sa Only Wings, ano pang iniintay nyo ay magluto na kayo nito at talaga namang masarap. Talaga namang makikita mo dun sa pakpak ng manok na napaka tender juicy niya. Mura lang po ang ingredients na nilagay natin dyan pero nakapagluto tayo ng masarap. At ito na nga, itry na nga natin itong niluto nating pakpak ay talaga namang napakasarap niya. Tender na, ay juicy pa. At yung lasa niya talaga namang manamis-namis gawa nga po nung ating nilagay na coke. Ang bala ko nga lang po dyan ay apapakin ko yung pakpak ng manok pero hindi po talaga kaya, kailangan talaga ng kanin. At yun, nakadalawang pakpak na nga ako ay talaga naman pong napakasarap. Pag po talaga walang kanin, pakiramdam ko hindi ako nabubuso kaya dapat talaga may kanin. Try din po ninyo ang ganitong luto kahit wala po siyang sausawan, grabe napakasarap na niya. Kaysa naman po palaging prito ang luto ninyo sa manok ay try nyo po ito at talaga namang masarap po ito. Dati po pag ako'y nakakakita ng nakain, inaalok pa po nila akong kumain pero ngayon hindi na po nila ako inaalok. At pag inalok daw po nila akong kumain ay baka daw maubusan po sila ng pagkain at yanong takaw ko daw pong kumain. Ay ako naman ay kahit matakaw, ay ako naman ay hindi gayon, ay ako nagatira din ng kaunti. At pag daw po ako ay makikipag-date, ang sabi po sa akin ay ahinhinan ko daw po ng pagkain. Pagkaga na rin namang kasarap ng apakain sa akin ng aking makakadate ay nako, ay inasabi ko sa inyo ako'y walang pakialam kahit ako'y matakaw kumain. Ay hindi po talaga uso sa akin ang pabebe at pag po talaga ako'y inaguto may ako'y malamon. Ay talaga naman pong kahit napakasimple ng luto ko din sa pakpak ng manok ay napakasarap naman po talaga. Sa sarap nga ng luto ng pakpak ng manok ay napakakalat ko ng kumain. Ay minsan nga po ay gusto kong gayahin yung mga Koreanang nagamukbang na pag nagsubo ng karne ng manok ay talaga namang kasyang kasya na pag sinubo mo yung pakpak ng manok at saka yung leg ng manok ay paglabas ay buto na laang. Kaya po nung aking sinubukan ay kahit ingang ako na ng malaki yung bibig ko ay ako naman ay talagang mabibilaukan. Mga ka-friendsy, pa-subscribe na laang po ng aking YouTube channel. Thank you for watching and see you again!